Hello kids! Magandang araw! Kamusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Linggo na naman! Ang bilis talaga ng panahon, di ba? At dahil Linggo, panahon na naman para sa ating online Sunday school. At last Sunday, inumpisahan natin ang pag-aaral tungkol sa buhay ni John. At ngayong Linggo ay ipagpapatuloy natin ito. Tara! Simulan na natin ang ating online Sunday school sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan ni Kuya Jeff at pag-aawitan na pangungunahan ni na Teacher Angela kasama si Kuya Pao. Ano pang hinihintay niyo? Tara na! Hello kids! Tara, pray tayo. As we pray, I close my eyes, bow my head, fold my hands together, and think about God. Panginoong Jesus, maraming salamat sa magandang araw at buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Excited na po kaming ipagpatuloy ang kwento na aming nasimulan. Handa na rin po kaming matuto at alamin ang iyong kalooban. May you bless us and guide us as we study your word. Amen. Anyway.
Salamat, Kuya Jeff, Teacher Angela, at Kuya Pao. Oh, natatandaan niyo ba yung lesson natin last Sunday? Talaga? Sige nga, kung natatandaan ninyo, meron akong pangungusap na babasahin at kikilalanin niyo kung ito ay tama o mali. Handa na ba kayo? Game? Number 1. Nagpabautismo si Jesus kay John. Nagpabautismo si Jesus kay John. Tama ba ito o mali? Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Totoo, nagpabautismo si Jesus kay John sa Jordan River. Number 2. Kailangan nating magpabautismo upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan nating magpabautismo upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tama ba ito o mali? Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Ang tamang sagot ay mali. Dahil tanging ang pananampalataya natin kay Jesus ang makakapagligtas at makakapagpalinis sa ating mga kasalanan. Number 3. Dapat nating kasuklaman ang mali at pakaibigin ang tama. Dapat nating kasuklaman ang mali at pakaibigin ang tama. Tama ba ito o mali? Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Oh, ang memory verse natin last Sunday. Natatandaan niyo pa ba? Talaga? Ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 3 verse 2b. Turn back to God. The kingdom of heaven will soon be here. Matthew 3:2b. Oh, kayo naman! Turn back to God, the kingdom of heaven will soon be here. Matthew 3:2b. Turn back to God, the kingdom of heaven will soon be here. Alam kong excited na kayo na ipagpatuloy ang ating kwento. Pero bago yun, ano-ano nga ba ang mga dapat nating tandaan? Rule number 1, umupo ng maayos. Maghanap ng comfortable na pwesto. Rule number 2, makinig ng mabuti. Huwag mag-ingay, mamaya na makipag-usap sa katabi. At rule number 3, enjoy. Ayan! Dahil handa na ang lahat, tawagin na natin si Teacher Angela para ipagpatuloy ang ating kwento tungkol kay Juan Bautista. Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw ay ipagpapatuloy natin ang kwento ni John the Baptist.
nasa part 2 na tayo. At ang title ng ating lesson sa umagang ito ay ang kapalit. Si Herodes ay isang makapangyarihan at masamang pinuno. Ano ang nangyari nang pinuliksa siya ni Juan tungkol sa kanyang maling gawain? Tara, basahin natin sa aklat ng Mateo, chapter 14, verses 3 to 4. Sabi doon, dati, pinaaresto ni Herod si John the Baptist. Pinatali niya ito at pinakulong dahil kay Herodias, na asawa ng kapatid niyang si Philip. Sinabi kasi ni John the Baptist si Herod na hindi tama na paksalan niya ang asawa ng kanyang kapatid. Bakit kaya hindi natakot si John the Baptist kay Herodes? Tara, basahin natin ang mga kawikaan, chapter 29, verse 25. Sabi doon, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapanatag ka. Ano sa palagay mo ang naramdaman ni John the Baptist nang siya ay makulong at mabalitaan na ang kanyang mga dating tagasunod ay kay Jesus na sumusunod? Tara, basahin natin sa John chapter 3, verses 26 to 38. Sabi doon, so, pumunta sila kay John at sinabi nila, Teacher, natatandaan niyo ba ang lalaki ikinukwento niyo? Yung kasama niyo dun sa east ng Jordan? Nagpabaptize na siya. At ngayon, lahat ng mga tao at pinupuntahan siya ng lahat. Sumagot si John, walang matatanggap ang isang tao except kung binigay yun ng Diyos sa kanya. Alam niyo naman, ang sinabi ko sa inyo na hindi ako ang Christ. Nauna lang ako pinadala kaysa sa kanya. Si John the Baptist ba ay makasarili o hindi? Ito ay sabi ulit ni Juan. Basahin natin ang Juan chapter 3 verse 30. Sabi niya, dapat siyang itaas at ibaba naman ako. Ano ang ibig sabihin na kailangan ang Diyos ang maging dakila habang ako naman ay maging mababa? Like John the Baptist, siya ang tinutukoy sa kasulatan. Ipapadala ko ang sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si John the Baptist kaysa sa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa karian ng langit ay mas dakila sa kanya. Si John the Baptist ay mas mababa kaysa kay Jesus. At nais niyang madakila sa lahat ng kanyang ginagawa ay ang Panginoon lamang at wala ng iba. Lesson number 1. Sa lahat ng gagawin natin, si Jesus dapat ang madakila. Sa bawat gagawin natin, sa salita o sa gawa, naway ito ay nakakabuti sa iba at mas kanais-nais sa paningin ng Diyos at siya lamang ang madakila. Lesson number 2. Maging mapagkumbaba o humble lagi. Maging si Juan Bautismo, laging sinasabi niya na siya ay dapat ibaba at ang itinakdang Mesiya lamang ang maitaas, hindi siya. Ang kanyang pinsan mismo na si Jesus ang dapat makilala sa lahat ng kanyang mga ginagawa upang ipalaganap ang katotohanang mula sa Diyos. So, number 3. Dapat maging handa sa pagsunod kay Jesus. Minsan, nahihirapan tayo, lalo na kung yung kapalit na pagsunod natin ay ang ating kagustuhan sa buhay. Pero alam naman natin kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, ito ay makakasigurado tayo na tama at ito ang pinakadabes. Kids,
Ito ang memory verse natin sa linggong ito. Matatagpuan natin sa John chapter 3 verse 30 says, "He must increase, but I must decrease." Ulitin natin with action naman. Okay, sabay-sabay tayo. John chapter 3 verse 30 says, "He must increase, but I must decrease." Isa pa. John chapter 3 verse 30 says, "He must increase, but I must decrease." Kids, huwag niyo kakalimutan na magpa-video kayo kaila kuya, ate, mommy, or daddy while reciting our memory verse at ipasa niyo ito sa ating mga Sunday school teacher. Halina, tayo ay manalangin ng sabay-sabay. When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together, and think about God. Panginoong Jesus, tulungan mo akong laging tandaan na walang mas mahalaga sa mundong ito maliban sa pagsunod sa iyo. Kahit ano pa kapalit nito. Mahirap man minsan, tulungan niyo kami na makayanan ang lahat ng mga ito. Turuan at gabayan niyo kami sa araw-araw. Papuri at pagsamba ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen. Salamat mga bata sa pakikinig ninyo ng mabuti. Salamat din Teacher Angela dahil marami kaming natutunan. Napakabilis talaga ng oras at panahon na naman para magpaalam. Pero huwag ninyong kakalimutan na sa susunod na linggo ay magkikita-kita muli tayo sa pamamagitan ng ating online Sunday school. Kaya ako si Teacher Becca na nagsasabing pagpalainawa tayo ng Panginoon at patuloy niya tayong gawing ligtas at malayo sa anumang sakit o kapahamakan. Hanggang sa muli mga bata! Paalam! Ay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, mating Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Para mundo'y ligtas, kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.